beach o dagat, lugar kung saan masarap magbakasyon at magswimming lalo na tuwing summer. Mga lugar na ganito ay dinadayo pa natin, di ba, para lang ma-enjoy ang ating outing. Kasama ang ating pamilya, barkada, mga ka-eskwela o kahit na sino pa na para lang makapag-bonding tayo sa isang napakagandang resort o beaches na ating pagdadayuin. Marahil ay naranasan mo na rin ang makatikim ng tubig dito at masasabi na napakalat talaga ng tubig nito. Pero bakit nga ba maalat ang tubig sa dagat? Marahil ay minsan naisip mo na rin at naitanong ito sa sarili. Pero alam mo ba na ang tunay ng kasagutan? Yan ay ang tatalakayan natin, mga kalodi. Kaya umpisahan na natin. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay isang malaking thank you sa iyo, kalodi, sa pagbisita sa channel na to. Sana pakiconsider mo na rin ang pag-subscribe at pahit na rin ang bell kung gusto mo ng mga ganitong content. Salamat sa iyo, lodi. Ang mundo o ang Earth surface ay binubuo ng 70% na tubig at 30% naman ang kalupuan, kung saan 97% naman ng tubig ay maalat or high salinity. Marami ang mga kwento o haka-haka kung paano nga ba naging maalat ang dagat, pero ang totoong dahilan ay ang ating pag-uusapan. Sisimula ang lahat sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na water cycle, kung saan tubig sa karagatan at iba pang anyong tubig ay natutunaw at nagiging gas at umaangat ito sa hangin dahil sa init. Ang tawag dito ay evaporation process. Pag nasa hangin na ito at tuluyang lumamig at naipon, ay magiging ulap at tinatawag naman itong condensation. Pag tuluyan naman itong naipon, ang ulap, dumami at bumigat, ito naman ay babagsak sa kalupaan sa pamamagitan ng ulan. Tinatawag naman ang process na ito na precipitation. Pero ang tanong, paano nga ba nagiging maalat ang dagat? Dahil lamang dito sa proseso na ito, at saan nanggagaling ang asin? Ang tubig ulan na bumabagsak sa lupa ay hindi naman purong tubig lang. Ito ay nagtataglay ng mga kemikal tulad ng carbon dioxide at sulfur dioxide na nahahalo at nakukuha sa hangin bago pa ito bumagsak sa kalupaan. Ito ang dahilan kung bakit slightly acidic ang tubig ulan at di pwedeng basta inumin ito. Although, di naman ito delikado sa tao, kaya nga minsan nagagawa pa nga natin magtumpisaw sa ulan, hindi ba? Kapag naman ang tubig na slightly acidic ay bumagsak na sa kalupaan, ay tutunawin naman ito ang mga bato na may minerals na tinatawag na sodium and chloride na kapag naanod na at nagsama ay nagiging asin. Isasama ng daloy ng tubig ang mga minerals na ito sa mga ilog, sa batis at sa lawa hanggang sa karagatan. Sa katunayan, ang mga ilog ang nagdadala ng napakalaking bilang ng asin sa dagat. Pero ang tanong, bakit hindi maalat ang mga ilog kumpara sa dagat? Ito ay sa kadahilanan na ang mga maliliit na anyong tubig tulad ng ilog at batis ay nagtataglay lamang ng kakaunting porsyento ng asin na kapag pinagsama-sama at inipon sa ilang taon ay mapupunta lahat ito sa karagatan. At ang dahilan kung bakit maalat ang dagat ay dahil sa ilang bilyong taon na kasi na naipon ang mga asin dahil sa paulit-ulit na ganitong proseso. Sabayan mo pa ng init ng araw kung saan ay naiiwan ang asin sa pag-evaporate ng tubig sa hangin at maiiwang nakatambak lamang ang asin sa loob ng mahabang panahon. Sa pangdahilan ng kaalatan ng tubig sa dagat ay ang mga hydrothermal fluid na nagmumula naman sa mga vents o pasingawan ng mga seafloor kung saan nagmumula dito ay mainit na dala ng magma sa ilalim ng lupa. Nagiging sanhi ito tuloy ng series of chemical reactions. Malaking factor ang pagiging mainit ng klima o panahon ng isang lugar, kaya may mga lugar na may mas maalat ang tubig. Mas mainit na panahon, mas maalat ang magiging resulta at lasa ng tubig, kaya ito nagiging maalat. Kaya dito sumikat ang tinatawag na the Dead Sea, na matatagpuan naman sa pagitan ng border ng Jordan sa bandang east, sa Israel naman sa bandang west. Dati rin itong tinawag na Salt Sea dahil sa high salinity o alat nito na umaabot 9.6 times ang alat kaysa sa ordinaryong dagat. Dead Sea din ang tawag dahil sa walang mga isda na nabubuhay dito at sa itong malaking lawa na di tulad ng ibang lawa na may daloy ng mga palabas ng tubig. Samantalang ang Dead Sea naman ay wala. Wala itong exit
o daluyan palabas ang tubig kapag napunta rito mula sa mga ilog katulad ng Jordan River. Kaya naiipon ng mga asin lalo pang nagpapalala ay ang lokasyon nito na nasa isang mainit na lugar sa mundo kung saan madalas at mabilis ang water evaporation. Sa katunayan, dinadayo ito dahil kapag sinubukan mong lumangoy dito ay di ka lulubog. Sa halip ay lulutang ka dahil sa high density and salinity ng tubig dito. Yan ang tunay na dahilan, mga kalodi, kung bakit maalat ang dagat. Sana ay may natutunan ulit kayo. Hanggang sa mga susunod na video natin, mga kalodi, salamat sa panonood ha. God bless.